Nasusuklaman kita, Yahuda. Sampu ng iyong lahi. Kaya buburahin ko kayo sa mundong ito. Nasusuklam ka sa amin. Kahit wala kaming ginagawa sa inyo. Dahil ipinanganak ka sa ilalim ng ideolohiyang utyok ng Diablo sa iyong mga ninolo. Anong nangyari? Papaanong nangyari na ang napakakunti na hukbo na bilang nating kalaban ay nanalo laban sa ating laksalaksang bilang ng hukbo? Magpaliwanag kayo! Pero no, may traitor sa Kilusang Haman na nagbibigay ng impormasyon sa pamunuang Liars and Defense Forces. Sino ang traitor? Sino? Ismael, ikaw? Oo. At mula ngayon, kaisa na ninyo ako. Handa kong ibigay ang aking katalinuhan at lakas. Maging ang aking buhay ay iaalay ko para sa panig mo at sa bayang Liarse. Hayon sino! Pasabugin si Yahuda at si Ismael, ang taksil kong anak! Sa isang dako ng mundo ay mayroong isang bayan na maunlad at tahimik na nabubuhay. Subalit sa kasamang palad, ito'y napapaligiran ng iba't ibang bayan na pare-parehong nasusuklam sa bayang Liarse. Bunga ng pagkasuklam na ito ay napagkaisaan ng mga bayan yon ang patuloy na pag-asik ng kasamaan at pagpapalaganap ng kakatakutan para mapilit ang palayain ang bayang Liarse sa lupain ni Yahuda. Sa panahong ito'y naipanganak sina Ismael at Yahuda na patuloy na ipinakita sa mundo na ang Liarse ay bayang pinili ni Yahuda. Yahuda! Ismael! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yahuda! Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata. Yahuda! Ismael! Mga kasama, natitiyak kong matutuwa kayo sa aking ibabalita sa inyo. Nakikinig kami, Ama. Masaya akong papalam sa inyo na hindi na magtatagal ay mapapasa atin na ang tagumpay. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon man ng Emilia ang pagsalakay natin noong nakalipas na linggo. Sa pagkakataong ito ay natitiyak kong makakamit na natin ang tagumpay. Paano ka nakakatiyak, Amang Pinuno? Natitiyak ko dahil hindi lamang dalawa o tatlong sandatahang hukbo ang sasalakay sa bayang Liarse. Kung hindi, lima! Ano? Limang iba't ibang sandatahang hukbo ang sasalakay sa bayang Liarse. Oo! At siya nga pala. Mula ngayon, Ismael ay itatalaga kitang komandante para mamuno sa isang batalyon. At sino-sino po na hukbong sandatahan ang sasalakay sa bayang Liarse? Ang mga hukbong sandatahan ng bayang Otpehe, Dadrods, Iris, Idwas, Aybara, at Kare. Thank you.
Pwedeng oo, pwede namang hindi. Magiging masama ang paningin ng mga taong namumuhi sa atin. Pero para sa mga taong may totoong takot sa puong may kapal, ay kakampi sa atin. Sino-sino kaya ang bayang sasalakay sa atin? Ang lahat ng bayang nakapalibot sa bayang Liarse ay siyang nagpaplanong sumalakay sa atin. Kaya dapat na natin silang unahan, kundi kawawa tayo. Kung sabay-sabay ang limang nagkasundo para tayo burahin sa mapa ang sasalakay sa atin, mapupulbos tayo kung hindi natin sila uunahan. Mga sandatahang hukbo ng limang bayan, nagsanib pwersa para labanan ang Liarse? Oo. Ginawa na ng Liarse ang lahat ng paraan para sa kapayapaan. Nakipagkasundo na tayo ng ilang beses na itigil ang putukan noon pa mang mga nakaraang panahon. Pero ano ang ginagawa ng mga bayang nakapalibot sa atin? Palagi na lamang tayong hinahamon ng labanan. Tingnan mo na lamang. Pagkatapos lamang ng pulong na ginanap sa balwagan ng nagkakaisang bayan, ano ang kanilang ginawa? Nagplano na naman sila para tayo salakayin. At hindi lamang dalawa o tatlong hukbo ng bayan ang sasalakay sa atin, kundi lima. Ano? Oo. Lima? Oo. Limang bayan na may kanya-kanyang hukbo ang sasalakay sa atin. Kaya kung hindi sila uunahan ng sandatalahang lakas ng Liarse, baka magtagumpay sila ng layunin nilang paalisin tayo sa ating sariling lupain. Ang ibig ninyong sabihin, sabay-sabay na sasalakay sa bayang Liarse ang limang bayan ng kapatirang Milisom. Sabay-sabay na sasalakay ang lahat ng hukbong sandatahan ng nabanggit kong limang bayan. Paanong nangyaring sabay-sabay na sasalakay ang limang bansa sa iisang bayan lamang? Yan ang nasa kasunduan ng pinirmahan ng bayang Iris. Na ang sino mang kalaban ng bayang Otpe magiging kalaban na rin ng bayang Nadrods, Iris at iba pang kasabi ng kasundo ang nilagdaang bawat pinuno ng nasabing bayan. Isa para sa lahat at lahat ay para sa isa. Lahat ng mga bayang nabanggit ko ay lumagda sa kasunduan na magiging kalaban ng isa ay magiging kalaban ng lahat. Kaya lahat ng limang bayang ito ay siyang makakasabupa ng bayang Liarse. Malamang ay wala nang panalo ang bayang Liarse sa gagawing pagsasarib pwersa ng limang bayan kontra sa kanila. Tama ka. Kaya ano pang panalo ng aasahan ng Liarse? Siguradong mamamatay na silang lahat. At mabubur ng sa mapa ang bayang Liarse. Bilang inyong komandante, inihiling ko sa bawat isa sa inyo ang manalangin bago natin isakatuparan ang ating plano. Maliit man ang ating pwersa, ay malaki naman ang ating tagapagtanggol. At siya ang haharap at makikinig ba sa gerang ito? Hindi lamang ako, kundi tayong lahat ay dapat na magtiwala sa kanya. Dahil napakalit man ang bilang natin, napakunti man ang mga gamit nating pandigma, iisang 100,000 man ang ating bilang ng ating mga kawal kumpara sa 200 at
40,000 kawal ng ating mga kalaban. At bukod pa diyan, ang mahigit 2,000 tangke at 900 fighter jets. Meron naman tayong iluhim na makapangyarihan sa lahat na siyang magliligtas at magtatanggol sa atin. Kaya wala tayong dapat na ipangamba. Magtiwala tayong lahat sa kanya! Dagdagday! Kasasama mo natin di Yehuda! Hindi kami matatakot! Nasa na kurumpit tayo! Pinano? Oh, Zelda. Bakit hindi ba dapat pinamumuluan mo ang isang batalyon para sa paghanda sa gagawin nating pagsalakay? Ginagawa ko po yan, Pinano. At kaya lamang ako naririto ay para ibigay sa inyo ang pahayagan na ito. Bakit? Ano bang nakasulat sa pahayagang yan? Ito po, Pinano. Basahin niyo. Liarse Defense Forces, Makasyon Grande. Ano? Pinagmamakasyon ang lahat ng sandatang lakas ng Liarse. Oo, Pinono. Ayon sa General, bahagi ang bakasyon grande ng mga sundalo ang 2 linggong bakasyon bilang pagdiriwang daw sa pagkatalo ng kanilang kalaban kahit hindi sila lumaban. Ang mga walang hiya at talaga palang pinagdidiwang pang nangyari. Ipinagdiriwang nila ang ating pag-atras ngayong hindi sila humarap para tayo lamanan. Sige. Magdiwang sila at tingnan na lang natin kung sino ang iiyak sa bandang huli. Bukas na ang napag-usapan ng Persa. Nakahanda ka na ba, Sephora? Oo naman. Ikaw ang dapat kong tanungin. Kung handa ka na ba sa pagpapalipad sa totoong labanan? Handang-handa na ako, Sephora. Ikaw, handa ka na ba? Oo naman. Kung handa na ang piloto ko, mas lalong handa ako bilang co-pilot mo. Ano bang silbi ng pagiging magna cum laude ng co-pilot ko kung magdadalang isip pa ako? Nambula ka na naman. Nambula naman itong magiging co-pilot ka. Pumasok ka na nga sa sasakyan at ihahatid na kita sa bahay niya. May tumatawag sa akin. Sino kaya ito? Hello? Ano? Mamayang gabi na tayo, sasalakay sa mga kaaway. Opo, sige po. Pupunta na kami dyan. Ngayon din. Bukas na pala ng umaga, sisimulan ang pagsalakay ng hukbong sandatahan ng Liarse. Oo, kaya manalangin tayo kay Yahuwa na ibigay sa Liarse ang tagumpay sa gagawin nilang pagsalakay sa teritoryo ng kalaban. Natitiyak kong gagantihan tayo ng mga nasabing bayan sa oras na maramdaman nila ang pagsalakay ng sandatahang hukbo ng Liarse. Talagang gaganti sila. Kaya nga tayo pinatagpo dito sa bomb shelter para kahit pasabugin nila ang mga tirahan natin, ay makaligtas pa rin tayo sa kamatayan. Kailan kaya natin makakamit ang kapayapaan? Kaya nga, dapat ko nang makita ang aking panganay dahil hindi ko alam
kung hanggang kailan ako mabubuhay. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Miriam. Alalahanin mo, may isa ka pang anak. Tama ka. May anak nga ako, pero kasama siya sa labanan. At hindi ko rin nasisiguro kung sa pakikidigma niyang ito ay uuwi pa siyang buhay o isa ng manamig na bangkay. Ay, huwag kang magsalita ng ganyan, Miriam. Walang masamang mangyayari kay Yehuda. Tandaan mo yan. Ama, naririto kami lahat. Ano bang dahilan at ipatawag mo kami? Wala naman. Gusto ko lamang na makasama kayo lahat bago ang gagawing pagsalakay ng sandatahang lakas ng limang mga bayan sa bayang Liarse. Nagtataka lamang ako, Ama, sa desisyong sabay-sabay na sasalakayin ang bansang Liarse. Oh, eh ano naman ang nakapagtataka roon? Bakit naman kailangang magsabay-sabay na sasalakay ang mga sandatahang lakas ng limang pansa sa nag-iisang bayang Liarse? Para bang napakalakas ng bayang Liarse para sabay-sabay na labanan ng sandatahang lakas ng limang bansa? Ha? Oh, hindi ba, Ama? Hindi ba pwede ang isa para sa isa para naman patas? Para masiguro ka natin na tuluyan hanggang mawawala sa mapa ang bayan ng Liarse. Mga kasama! Dumating na ang oras ng pagsalakay na ating mga kaaway, kaya magsipaghanda kayong lahat! Alam na ba ninyo kung saan lugar ang Utpehe ang unang pasasabugin? Mabuti! Una nating sasalakayin at pasabugin ang lahat ng eroplano o jet fighters na nasa kapaligiran ng bayang Utpehe! At kailangan manatili kayo sa itinalagang taas at baba ng lipad ng inyong jet fighters. Hindi dapat makaramdang ang mga intelligence na mga sundalo ng Utpehe na sa himpapawid kayo. Dahil kung hindi, masisira ang buong plano. Maliwanag ba? Misha, saan ka ba galing? Bakit ka lumabas? Gusto ko lang kasing makibalita sa mga kasundaluhan. Hindi basta-basta magbibigay ng impormasyon ang mga sundalo sa ating mga sibilyan. Ganun ba? Mayroon silang tinatawag na confidential kung saan ang mga nakakataas lamang na pinuno ang nakakaalam. Confidential? Oo. Mga pag-uusap o impormasyon na tanging sila lamang ang nakakaalam na hindi dapat ipaalam kahit sa pangkaraniwang mamamayan ng lupaing ito. Ikaw, hindi ba't isa ka sa tagapayo ng Primo Ministro? Huwag mong sabihing wala kang alam, lalo na't isa si Yehuda na kumandante ng sandatahang lakas. May alam ako, at hindi ko yun sasabihin sa iyo bilang respeto ko sa mga nakakataas sa akin. Dahil bilang tagapayo ng Prime Minister, tungkulin kong pangalagaan ang kapakanan ng ating Prime Minister at ng sandatahang lakas sa pamamagitan ng hindi pagbubunyag ng mga impormasyong hindi dapat ipaalam sa mga pangkaraniwang mamamayan. Ay,
Kahit ba sa akin ay ililihim mo? Wala ka bang tiwala sa akin? Sa tinagal-tagal ko nang nagsisilbi sa'yo at sa lahat ng mga pinagdaanan mo, hindi ba't laging ako ang kasama mo? Kung ang personal mong buhay ay ipinagtatapat mo sa akin dahil alam mong mapagkakatiwalaan ako, ang tungkol pa kaya sa ating bayan ang hindi mo may pagkatiwala sa akin? Misha, isa kasi sa layunin ko ang pagtatago ng lihim ng sandatahan para hindi magpanik ang mamamayan. Kaya sana maintindihan mo ako, Misha. Pangunahan mo, Komandante Yehuda, ang ilang sa inyo para pagtasyon ang dagat ng Mediterranean. At isa si Sipora sa grupo na dadaan naman sa bulang dagat para pumasok sa himpapawid ng Utpi. Maliwanag ba, Komandante Yehuda? Opo, General. Opo, General. Tayo na, mga kasama! Tayo na! Kasama, narito na ba ang lahat? Narito na kaming lahat, Ama. Mabuti. Dahil gusto kong iparating sa inyong lahat ang napag-usapan ng limang mga bayang sasalakay sa bayang Lialse. Sa mga sandaling ito, ay nagsisipagbakasyon ang lahat ng miyembro ng sandatahang Lialse. Ang ibig sabihin, napakadali nating masasakop ang lupain ng Lierse dahil nagbabakasyon ang lahat ng kasundaluan ng kanilang sandatang lakas. Ayun! Pinangbayang ni Kuya! Sinasalakay na tayo ng mga Lierse! Magtagumpay kaya ang bayan ng Lierse sa unang itong pagsalakay sa bayan ng Utpehe. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Yehuda Ismael! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Susan Malignum, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Eva Alcureza, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Yehuda Ismael! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.